Mga sangkay ating alamin po ang impormasyon tungkol po sa sinasabing pagkasunog po ng malalawak na kagubatan ngayon ng Amerika at Canada na lalo daw pong lumalala ang sitwasyon. Magandang oras po sa inyong lahat. Ako muli ito, Sangkay Janjan, muling nagbabalik dito sa ating channel. Paalala lamang po sa lahat, no, sa lahat ng mga mahihina po yung loob, mga matatakutin. Mga sangkay, lipat po kayo ng ibang channel dahil nga po, ito na naman, pag-uusapan na naman po natin yung mga talagang totoong nangyayari sa ating planeta, no, pangdaigdigang balita. At baka sabihin nyo na naman na kayo ay tinatakot o natatakot na. So, mas maigi, lumipat kayo ng ibang channel, doon po kayo manood. Kasi, ito, pag-uusapan po natin itong patungkol po sa nakakabahala na pong nangyayari sa ating planeta. Itong pagkasunog po ng kusa ng mga kagubatan ngayon ng Canada at Amerika, no? Anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, mga sangkay, 1.25 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, may makikita po kayong subscribe button sa iba ba, pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page, alright? At ito, may papagawa lamang po ako sa mga nanonood po sa Facebook. Madali lamang po ito. Kagaya ng nakikita nyo sa screen, mga sangka, i-check nyo po sa inyong mga cellphone. May makikita po kayong tatlong tuldok. Okay, sa taas ng video na to, ito mismong pinapanood nyo. Tatlong tuldok sa itaas, pindutin nyo po yan. Then may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more. At yun lang, mga sangkay, ganun lamang po kadali, okay? I hope na nasundan po ng lahat. So, nakakabahala itong nangyayari ngayon sa ating planeta, mga sangkay, na dahil po sa climate change, no? Dalawang kasing bahagi ito, no? Yung isang bahagi, mga sangkay, ay ang pagkasunog po ng kusa ng mga kagubatan dahil po sa tumitinding init ng panahon. Nagkakaroon po ng heat wave. No, sa kabilang banda naman, nagkakapag-create din po ng mga malalakas na storm na nagdudulot po ng malalakas na bagyo, pagbaha, mga sangkay, pag-ulan. Ngayon, eto po, dito po muna tayo, mga sangkay. Ang Canada daw po at Amerika. Ayan, mga sangkay, may nangyayaring hindi maganda. Ayan po, tingnan po natin yung balita. Intense wildfires have been sweeping across parts of the United States and Canada. Town after town has been ravaged by the wall of fire. The raging wildfires have sent plumes of smoke and have scorched swathes of land, forcing massive evacuations. Okay, so sobrang dami daw po nag-evacuate biglaan, mga sangkay, dahil po dito. So ako, bilang isang laging nag-research tungkol po dito, hindi na po ako nagugulat. Pero yung iba na matatakotin, nagugulat po sila, nininerbios. So sabi ko nga, lipat po kayo ng ibang channel para doon, safe po kayo at hindi po kayo tatamaan ng takot. Okay? And road closures, as well as destroying and threatening structures. Now take a look at these images on your screens. Ayan, no? Yan po yung mga lugar, mga sangkay, ngayon ng Canada at Amerika na ang mga kagubatan ay kusang nasusunog. At alam nyo, mga sangkay, noon, napapanood lamang po natin yan sa mga, ano tawag dito? Mga movies, mga science fiction movies. But as we can see today, napapansin po natin na nagkakatotoo yung mga napapanood lamang po natin sa mga movies. Kagaya po na ito, mga sangkay, sino mag-aakala na ito mga kagubatan, kusa pong masusunog at may mga kabahayan pa po sa mga malapit po sa mga kagubatan na ito. Scores of wildfires have engulfed California, Oregon, Idaho, and Alberta. California has reported the most intense wildfire in the state this summer, crushing heat wave has fueled the park fire, and it has devoured nearly about 240,000 acres and continues to gain strength. Grabe, lawak po, mga sangkay. Ngayon, nagpapatuloy po kasi itong pagkasunog, at halos hindi daw po talaga mahinto ng maraming mga bumbero dyan na nag-aapula ng apoy. So, kung dito po sa Pilipinas at iba pang mga bansa dito sa Asia, nakakaranas po tayo ng matinding pag-ulan, dito naman, mga sangkay, o doon naman po sa kanilang bansa, bahagi po ng Amerika, mga sangkay, iba naman po ang nangyayari. Init na malala, mga sangkay. Tingnan nyo.
pati yung kagubatan po nila, kusa na pong nasusunog. Bakit po nangyayari ito? Dahil po yan sa climate change. Dahil po sa tumitinding global warming, ang global warming is part po mga sangke ng climate change. Okay? Kasi ang global warming, ito po ay pagtaas ng temperatura na nagdudulot po ng abnormal na kalagayan ng klima ng ating mundo. That is why, mga sangkay, marami pong ginagawa ngayon ang maraming mga leader ng buong mundo para lamang po masugpo o maapula pa, mga sangkay, maagapan pa itong climate change. Pero ito mga nakikita natin ngayon, mga sangkay, hindi naman po sa pananakot, pero ito po ay totoong nangyayari, mukhang ito po ay senyales ng lumalalang sitwasyon ng ating planeta. Now, Oregon, on the other hand, has the largest active blaze in the United States, which has been fueled by lightning, hot weather, and high winds. In total, nearly 1 million acres of land has burned. Grabe, oh. May mga bahay pa naman, mga sangkay. Ang malalang araw po itong sa Alberta, eh. Sabi ng mga nabasa ko, mga sangkay, hindi ko na nagawa ng vlog yan dahil sa dami ng topic natin. Pero malala daw po talaga. Well, check po natin sa susunod na vlog ang patungkol po sa Alberta, Canada. More than 35 uncontrolled wildfires in the state. Grabe. In neighboring Idaho, fast-moving fires have forced almost about 600 residents to flee the region. Meanwhile, a raging wildfire has devastated the western Canadian tourist town of Jasper, where at least about 50% of the structures potentially stand destroyed. Now, there are currently 176 wildfires that are burning in Alberta and more than 50... Grabe, no? Sino mag-aakala? Ito, kagubatan po yan, mga sangkay. Dahil sa sobrang init ng panahon, kusa na po talaga siyang nasusunog. Diba? Kahit sino naman, mga sangkay, mababahala po talaga sa sitwasyon. Alam nyo, hindi ko nga ma-imagine anong takot ang nararamdaman ng mga scientist, kasi sila po talaga ang nakakita, nakakaintindi sa nangyayari. At ang napapansin nila, lumalala ng lumalala ang sitwasyon ng ating mundo. At kita nyo naman, mga sangkay, mga malalaking bansa ito na ngayon ang kagubatan ay nasusunog. Of them ng kusa. Are just out of control. Now, this raging wildfire has threatened the air quality across much of Canada, California. Yan, no? Tingnan nyo kung gaano kalawak na, mga sangkay. Parang pinagpapraktisan na po tayo, eh, no? California and the Pacific Northwest. Now, the images captured by NASA show smoke blanketing British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, and the Northwest Territories of Canada, and the drifting over Montana, Colorado, Kansas, Wisconsin, and other parts of the Midwest. The cities in Oregon, Montana, California, and Idaho. Kaya tayo, mga sangkay, alagaan po talaga natin ang ating kalikasan. Kita niyo ang nangyayari, binabalikan na po tayo ngayon. Idaho top the list of locations with the worst air quality in the country. Ano, libu-libo daw po. Na-displaced. Libu-libong mga tao dun, mga sangkay, nagpanik, nagsilikas. Dahil po dito, kasi itong mga kagubatan po nila, mga sangkay, hindi po tulad dito sa Pilipinas, di ba na, pag sinabing kagubatan, walang mga bahay. Doon, mayroon. May mga, kumbaga, mga barbarangay po ito, mga sangkay, kumbaga dito sa Pilipinas, na nadadamay po sa pagkasunog ng kagubatan. The huge and the fast-moving and rapidly growing wildfire in Northern California stands uncontrolled even after 4 days. Grabe, hindi na daw po makontrol doon sa California. And it has forced over 4,000 evacuations as 1,700 firefighters have been battling gusty winds and dry conditions. The authorities say that the fire has been expanding 4,000 to 5,000 acres per hour. Grabe, man. The residents who've been evacuated are forced to stay put at the shelter. Tingnan nyo yan. Tingnan nyo kung gaano katindi yan, mga sangkay. At the homes, many residents with pets are sleeping in their cars in the parking lots. Grabe, no? Ayan, no? Tingnan nyo, mga sangkay. Yan yung kagubatan na nasusunog ng kusa. I hate the situation, the fire and all. The hurt, all the pain around me. I mean, there are some people that are really suffering. I mean, I haven't really lost anything. But when you talk to people who have lost family, when they lost, you know, trailers and pets and horses, grabe. You begin to feel thankful. I'm thankful. So, ayan, mga sangkay. Lumalala ang sitwasyon. May heat wave, no? Lumalala ang init ng panahon. At yearly pa naman, mga sangkay, ganito po ang nangyayari. Tumataas ang init. So, ang tanong nga dyan,
Ano ang ating planeta sa darating pang mga taon? Kaya pa bang mabuhay ng tao? O sobrang init na ba ng ating planeta in the next long run ng ating planeta, mga sangkay, natatakbuhin ilang taon mula ngayon, kamusta ang ating planeta? Kasi nakakabahala na itong nangyayari ngayon. At marami pa naman sa ating mga kababayan, walang alam tungkol po dito. Kaya nga po, grabe yung concern natin na gusto natin ipakita ito for us to understand kung paano dapat ang pag-aalaga sa ating kalikasan. Kasi itong mga nakikita po natin sa ating planeta ay nakakabahala po talaga. Ngayon, ano po ang inyong komento, mga sangkay, tungkol po dito sa nangyayari sa US at Canada? I-comment po sa ibabang inyong mga opinion. Mayroon po akong isang YouTube channel, mga sangkay. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs. So hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.